sekarang punta dito lang. Alas 5 ng umaga, nandito na siya. Dito na talaga niya gustong tumira, mga kano. So siya na doon magmamana na itong lot ni Kuya Teng. Parang pares na pares talaga sa may ano, sa African Lovers. Kasi meron din silang rampa, kaya lang rampa nila kulay red. So ito, paronda muna tayo, mga kano. Ngayong hapon, yun. Go, Greeny. Oh, dito, liga dito. Ito yung nanalo, bumili na rin ng patuka. Para sigurado, pakilala ka balong. Ayan, so unahin na natin itong kak. Ito yung kanyang kak. Kapagandang ibon, no? Tapos yung isa, ito mas maganda kulay na ito, Batman. So, ito yung hen, isang Batman na kulay. Batman na to. Ayan, white light. Pagbabanggayin na lang yan, lagyan mo na lang ng pugad. Kahit buhangin o kaya yung mga dahon-dahon ng ano, basta tuyo. Basta yun. So ayan, ito yung nanalo ng ating ano, ng ating 15 pesos na kalapate. So after nung low fly tayo, mga kano, yan, sarap ng lipad nila. Combine na pala kami ni Ikong Jain. Say, halos sabay na kami lagi magparonda ngayon. Ayun, sumabay na si Greeny. So bukas, kung sakali, makakapag-training tayo. Kasi nga, na-cancel yung second lap namin na dapat nung linggo, problema, bumagyo. Natapat sa bagyo, kaya na-remove ng isa pang linggo ulit, bali 2 weeks yung recovery ng ibon natin ngayon, kaya medyo mas mababa yung time para mag-recover sa kanila. Medyo makulimlim ngayong hapon, pero wala namang ulan, kaya nagparonda tayo, mga kano, ano? Medyo nito lang araw din nila to, yung kanilang mga ronda, gawa nga ng may bagyo. Di tayo nakapagpa-offline ng mga panahon na wala tayong upload, siguro mga 4 days. Gawa nang talagang walang tigil yung ulan. So binaha nga yung bahay nila Ikong dito sa atin, sa backyard, binaha din. Kaya hindi rin na tayo makapag-upload. Wala rin chance para mag-vlog kasi wala rin naman signal, alang internet. Kaya ngayon tayo magbabawi, mga kano-ano. Ano, buo na talaga yung loob mo? Ha? Buo na talaga? Sasali ka na sa club? Paano yung pambayad mo? Saan ka kukuha? Pinag-iipunan ko. Pinag-iipunan? Pero suportahan ka pa rin ni Daddy? Ayos. Yung mga patuka, vitamins, kailangan ng ibon niya kapag ka magkukondisyon. Kapag ka magkakarera na, pag magbe-breeding, si Papa, susagutin niya. Ayun, suportado ka niya. Basta yung pag-aaral mo, hindi mapabayaan, ha. Ayun, shoutout kay father niya na supportive dito sa kanyang anak. Actually, galing na tayo dito dati, kasama natin si Topots. Ito lang yung binlag natin, no? Yan yung kulungan niya, yung unang-una niyang kulungan ng kalapate. Na nakalapag lang. Yung flooring niya, mismong lupa na din. Pero today, eto, kakabalik ko lang dito ulit sa kanila. Meron na silang ginawa. Sino bang gumawa niyan? Ako lang. Ikaw lang? Ay, at tinulungan ka ni Daddy na magtayo. Ayos, oh. Ilang taong ka na ba lang? 13. Oh, sa mga 13 years old dyan na gustong bumili ng kalapate, rather ng kulungan ng kalapate, kayang-kaya nyo nang gawin to. Kasi siya nga, nagawa niya. Diba? 13 years old lang nakapagawa na ng gantong kulungan. Anong sukat siguro nito? Kung di ako nagkakamali, 5 feet by 4 feet by 5 feet or 5 feet plus, mga ganun, estimate ko lang. Tapos may aviary, may landing board, may trapdoor, may pintuan, saka tabla pa yung kanyang sahig, o diba? Siyempre, meron din mga bee perch. Yan, ang daming bee perch, o. Sino gumawa ng bee perch? Ikaw lang din gumawa. Yes, bigyan mo ako ngayon, good goosebump pala. Ayan, kasi sa murang edad, nakapagpagawa na ng ganito, nakagawa na rather ng kulungan. Tapos yung mga kawisan mo na kinuha, dito lang din. Mga scrap materials, tapos tinistis lang. Tapos ikaw na nag-go, ayos yun, ganyan na kung mga kanoon nung bata tayo. Mailig tayo magagawa ng mga kulungan. Anyways, ang content talaga natin ngayon at ang pagpunta natin dito, susukatan natin yung loft niya kasi balak na niya talagang sumali sa club. So ilang araw na ako hindi nakapunta rito. Actually, dapat nung nakaraang linggo pa. Pero dahil nga medyo busy tayo, saka napansin nyo, ngayon na ulit tayo nakapag-vlog, nakapag-upload, gawa ng katatapos ng bagyo. Medyo malakas ang salanta ng bagyo dito sa amin. Buti wala naman na ano sa kalapati mo ng bagyo. Ito, munti ka matumba. Medyo parang tumagilid nga, no? At tinali na lang. Kasi medyo malakas yung bagyo, halos nagre-recover pa lang kami dito, mga kano. Kaya pagpasensya nyo na kung ngayon lang tayo ulit nakapag-update, nakapag-vlog sa inyo. Tapos yung sing-sing, sa tindahan, meron doon. Yung club ring, doon ka makakakuha, wala kang ibang mabibilhan. Pag dito sa Maria, lahat ng taga Maria na nag-iibon, doon bibili sa akin ng singsing. Tapos ako rin yung nagsusukat. Wala, pag nakabili kayo ng ibang singsing sa ibang tao, hindi legit yun. Peke yun, baka
kinopya lang yung singseng para makabenta ng mahal. Tapos, di nyo may lalaban yun kasi naka-recorded lahat nung series na yun. Kaya yung apat ba yung kalapati mo rito, lima? Lima niyang warriors dito. Ito yung mga una nilang susubukan sa karera. So, ito yung una nilang mga papisa, di ba? Na pwede na nilang isang pa if ever na magkaroon na ng karera. So, kaya lang din siya nakahabol ngayong North Derby Race. South siguro hahabol yan. Ito, sakto. Mga bata pa naman itong mga to. So, sakto-sakto rin yung off-color na itong ganda. Entry mo to sa off-color category. So, tablay ginamit niya. Sino nagkukuskus dyan? Nandumi. Ikaw na rin. Ayun. Ito, kuskusin mo nga rin. Medyo madumi. Ilibag pala yan. Nakala ko dumi. Bale, sa lahat ng taga dito sa Maria, na gusto katulad ni Sir Jamil, gusto niyo lumaro sa club ng Carpa, even up pa, pwede naman eh. Kukontakin niyo lang yung ano, yung or pakipag-coordinate kayo sa akin, tapos i-relay ko kayo sa coordinator ng APA para sukatan kayo. APA. Pero sa Carpa, ako yung taga-sukat, ako yung PM ninyo, at pupuntahan ko kayo kasan man sulok ng Monteste ng Aurora, ng Maria, para masukatan yung loop nyo, katulad nga ni Sir Jamil. Sa mga gusto lang po ha, at syempre sa mga lifetime naman na yun. Pag naka-member ka, lifetime ka ng habang buhay ka, pwede kang lumaro na. So yun lang yun. Kapag ayaw mo na, pwede mo hinto. Pagka gusto mo na ulit, pwede mo ulit ituloy. Basta wag lang maano yung pag-aaral. Siyempre, automatic, pag-aaral muna ang uunahin. Ngayon dito, ano na nakalagay dito, mga breeder? Stockbird, mga ganun na lang. Yun lang ginawa natin dito kay Sir Jamil. So, buti sinamahan tayo ni Ekong. At the same time, ayan, dyan na talaga, wala nang galawan niya na. So, dyan na natin kukuhanan yung kanyang coordinates. At kasabay nga nung bagyo na yon, eh meron tayong na-rescue na parrot. Maliban pa rin sa unang parrot natin na-rescue, so di ba meron tayong African lovers na nahuli, na dagit, bago magbagyo. Nung time naman na bagyo, eh meron tayong nahuling hanging parrot, bulilising or kulasisi kung tawagin, kaso nangihina na siya. So tinry ko lang i-recover, bigyan ng saging. Kaya lang, kaninang umaga, wala na talaga mga kanoon, no? Kasi nga, nakita ko tumaas na yung balahibo niya, talagang stress na yung ibon, at so wala na. Ngayong araw, binawian na siya ng buhay. Ito nga pala yung nahuli kong ibon nung kasagsagan ng bagyo. So isa siyang hanging parrot. So kakulay lang din siya ng mga African lovebirds, pero ito is ibon na wild ng Pilipinas. So kung natandaan nyo dati, nag-alaga tayong ganito, tapos yung nirelease natin, parang pares talaga sa may ano, sa African lovebirds, kasi meron din silang rampa, kaya lang rampa nila kulay red. Unlike sa green series ng African lovebirds, yung rampa nila is violet, di ba? Sayang naman itong ibon na ito, kaya lang ala akong ano, nagawa eh. Puro saging lang pinakain ko kasi yun naman alam kong kinakain nila, saka nag-research ako, sayang. I-release ko sana to after magkaroon ng signal, tapos yung ulan, kaso ganito na nga yung nangyari sa kanya. So ginawa ko naman yung best ko para mabuhay siya. Kaya lang ngayong araw matagal din. Halos 5 days din siya na nirescue natin. Nag-start simula noong nagbagyo mga kanoo. Pero wala na talaga ngayon. Hindi na kinaya. Ayan. Medyo tumaas yung balahibo niya na ganyan. Wala na. Hindi na naka-recover. Kaya ililibing ko na rin to agad. Kasi nga, ito yung mga wild. Ito yung mga nakatakot. Ito yung baka may dalang sakit. Hindi ko naman sinabing may dala, baka lang, syempre naninigurado lang tayo kasi marami rin naman tayong mga alaga dito, mga kalapate, mga manok, mga aso, so nakakatakot kung may dala siyang sakit. Pero malakas pa naman siya nung una eh, basang-basa lang talaga sa gawa nga nung ulan, saka lakas nung hangin nung time na bumagyo. Kaya that's it for today! Maraming salamat po sa pagsama sa video natin today, palawin lang natin dito. Yun, para mapatukan na natin itong mga kalapati natin at makapasok na sila. So maraming salamat po sa pagsama sa video natin today. Maraming salamat po. Happy flying. Ingat mga kanoo.